Hello, isang magandang araw po muli sa inyo. Nandito na naman tayo. Magbibigay ng dagdag kaalaman sa mga kapwa ko OFW. Saan mang solo kayo ng mundo. Ito po ay para sa inyo. Magawa po tayo ng simpleng video kung paano mag-registered online sa POAA Online Services, kung paano mag-register at kung paano mag-transfer ng ating balik manggagawa records. Huwag na po nating patagalin, pero bago po yan, mag-intro muna tayo. Simulan na po natin. Open na natin ang ating browser. Yan. Dito na. Punta natin ang POA Online Services. Yan ang makita nyo sa inyong screen. E-registration. Yan. Pindutin nyo lang yung let's go. Siyempre mag-create tayo ngayon ng bagong account. Mag-i-register natin kasi wala pa tayo. Yan. Yan ang makikita nyo sa inyong screen. Terms of Use and Privacy Statement. Yan. Basa-basa lang kayo. Accept. Yan ang makikita nyo sa inyong screen. Yung mga paalaala. Ilagay ang inyong personal information bus pagkasulat nito sa inyong valid passport. Kailangang kung ano yung nasa passport niyo ay yan ang ilalagay nyo dito para hindi kayo magkaroon ng problema. Yan. Gawa natin ang registered natin ang account ng kasama ko. Papatulong siya para pauwi na kasi siya sa Pilipinas. So, kailangan bago siya makauwi ay meron na siyang account dito sa POAA. Yan. Enter nyo lang yung correct information. Yan. Email ID. Yung birthday. Once na okay na, press nyo lang yung registered. Yan, makita nyo sa inyong screen. Are you sure you want to create registration account with details? Pag okay na, click nyo lang yung yes button. Dyan sa baba. Yan, yun ang makikita nyo. Account creation result success. So, ang next nyong gagawin ay puntahan ang inyong Gmail account. Yung na ginawa, kung ano man ang inyong create na Gmail or Yahoo man yan. Yan. Kasi doon ipapadala yung temporary password ninyo. Yan. Galing sa DMW, Department of Work, Migrant Worker, DMW. Yan o, yan yung ating temporary password na gagamitin para magka-sign in tayo. Ang next natin gagawin, yan, punta natin ulit dito sa online registration. Pindutin natin ang let's go at enter na natin ang ating email ID na ginawa. Yan, login. Once na na
Type mo na ang email. Yan, yung temporaring password ang ating gagamitin. Yan ang makita nyo sa inyong screen. Change password. So, kayo na ang bahala mag-select kung anong gusto ninyong password na inyong ilalagay. Yan na ang sunod na makita nyo sa inyong screen. Close nyo lang yan. Yan na po. Nakapag-registered na tayo. Pwede na nating i-transfer ang ating old records. Yan po ang kailangan dapat gawin. Kailangan mag-registered muna bago i-transfer yung mga lumang records natin. Yan, pagpatuloy na po natin. Yan, balikan ulit natin dito. Yan, makikita nyo sa parting baba. Yan, transfer all BM records. Transfer all balik manggagawa records. Yan, click nyo lang yan. Yan po. Lagay nyo lang yung complete information ninyo. Yung first name, middle name, last name, saka yung birth date. Input your details and I'll show in your previous account or OEC. Create an registration account first before transferring your old records. Yan yung laging pinapaalaala na mag-registered muna kayo bago mag-transfer ng old records para walang aberya ang inyong records, old records. Yan. Ginawan po natin itong katrabaho ko kasi malapit na siyang umuwi. Yan, pag okay na, click nyo lang yung find record. Yan ang lalabas sa inyong screen. Your old record have already been matched. Please log in your e-registration account and click my contract button to verify your record. Yan, yan yung po nyo makikita. Balikan nyo lang yan and hanapin nyo yung my contract. Yan, andyan na yung all records na transfer natin. Yan lang po ka simply ang pag-transfer ng ating all records balik manggagawa records sa ating bagong POE online services kasi hindi na gumagana yung luma. Kaya kailangan mag-registered kayo ulit dito sa bago nilang site. Yan, yan na yung call records ng kasama ko. Yan lang po ang ating ma-share sa araw na to. Sana kahit papano ay nagkaroon kayo ng konting kaalaman sa mga OFW na katulad ko. Sa mga sa lahat po ng aking subscriber dyan, shout out po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po naka-subscribe sa aking channel, please huwag nyo namang kalimutang pindutin, i-like, share, syempre yung subscribe button dyan sa baba. At isama nyo na rin pindutin yung maliit na bell, notification bell, para kung sakaling may bago tayong upload na video ay man-notify kayo. Yun lang po at maraming marami pong salamat. Kita-kits po ulit tayo sa ating gagawing susunod na video. Bye po muna.